Welcome to Star Profile, where you can learn the life of trending and newest stars in Philippine showbiz. If you are new to this channel, please don't forget to like and subscribe. Kilalanin natin ang binansagang Chris Brown ng Pilipinas na si Daryl Jake Borja Ruiz o mas kilala ngayon bilang ang sikat na trap artist na si Skustak Lee. Si Daryl ay ipinanganak noong February 16, 1996 sa Sunnybrook General Trias sa Cavite at lumaki naman sa Upper Bicutan sa Taguig City. Siya ang nag-iisang anak ni na Conrad Ruiz at Gloria Borja. Occupation: siya ay isang Filipino rapper, singer, songwriter, record producer at dating miyembro ng hip-hop group na X-Battalion. Bago pa man siya makilala bilang solo artist ay una siyang naging miyembro ng OC Dogs kasama sina Bullet D at Jans na nabuo noong 2012. Siya ang pioneer ng Pinoy trap genre dahil sinimulan niya ang mainstream trap movement sa bansa kung saan naabot niya ang bilyon-bilyong pinagsama-samang stream sa lahat ng digital platform gaya ng Spotify, TikTok at YouTube. Sa kasalukuyan siya ang pinakakilalang hip-hop artist sa Pilipinas. Ang ilan sa kanyang mga pinakasikat na kanta ay ang Pauwi na ko, Kung Tayo, Kriminal, Nandito Lang Ako, Umaasap, Basta May Alak May Balak at ang phenomenal hit song na Hayaan Mo Sila kasama ang kanyang dating grupong X-Battalion. Dahil rin sa kasikatan ng kanyang kantang Zebiana ay naging theme song din ito ng pelikulang Love or Money ni Coco Martin at Angelica Panganiban noong 2021. Kinuha rin ang kanilang grupo ni Comedy Queen ay Ay De Las Alas sa naging pelikula nitong Sons of Nana Isabel noong 2019. Relationship with Zainab Harake. On and off ang kanilang naging relasyon ng sikat na Filipina-Lebanese YouTuber na si Zainab Harake. Una silang nagkakilala ng taong 2018. Sikat na siyang miyembro ng X-Battalion noon habang si Zainab naman ay nagsisimula pa lamang bilang isang YouTube content creator. Ayon sa mga ilang artikulo, simula nang mabuo ang kanilang relasyon ay dito na unti-unting sumikat si Zainab bilang isang vlogger sa YouTube. Ang kanilang relasyon bilang magkasintahan ay hindi naging madali sa umpisa, makailang beses din silang naghiwalay dahil sa mga isyo ng third party sa kanilang relasyon. Matatandaang noong October 2019 ay naghiwalay ang dalawa sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming tagahanga ng kanilang tambalang Zayrile. Dito rin maaalalang sinubukan ni Daryl na ma-win back si Zainab noong nag-release siya ng kantang Zebiana na ginawa di umano para sa sikat na vlogger. November 2020 naman ang nakitang magkasama silang muli sa isang Halloween party kung saan ay iulat na nagkabalikan na silang dalawa. Huling buwan naman ng taong 2021, nang lumabas silang dalawa sa isang vlog ni Zainab na inihayag na inaasahan nila ang kanilang unang anak. Binanggit rin nila dito na ilang buwan na silang nagsasama at gusto nilang ayusin ang kanilang mga isyo sa relasyon ngayong malapit na silang maging mga magulang. Noong April 28, 2021, naman ang isinilang ni Zainab ang kanyang unang anak na si Baby Bia. Makikita rin na ito ang mas lalong pang nagbuklod sa kanilang dalawa upang mas maging matatag pa ang kanilang relasyon. Hanggang nito ngang 13 ng Abril ngayong taon ay ibinunyag ni Zainab ang nakakabagbag damdaming balita na nawalan siya ng kanila sanang pangalawang anak, isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Simon. Subalit nagtaka ang mga netizens kung bakit hindi binanggit o natag si Skustak Lee sa post ni Zainab na humantong sa mga haka-haka tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Bukod dito ay in-unfollow na rin ni Zainab si Skusta sa Instagram at tila na-purged ang mga larawan niya sa kanyang timeline. Lahat ngayon ay nakikidalamhati para sa pagkawala ng kanilang anak at nagdarasal na magkakaroon pa ng linaw ang kanilang relasyong dalawa. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe for more videos of your favorite Pinoy celebrities.